Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Jessie Sonali. And kung bago ka pa lang dito sa aking channel, sabi mag-subscribe ka na. Kasi hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Kaya dito ka manood ka. Kung gusto mong malagyan ng magandang thumbnail ang iyong YouTube channel, keep on watching. So for today's vlog, ano ba yung gagawin natin? So, since marami pong nagtatanong sa akin kung paano ko ini-edit yung aking thumbnail, yan, so naisip ko na-share sa inyo kung paano nga ba. Bago lang din po akong YouTuber, and bago, lately ko lang din nalaman kung paano mag-edit-edit ng thumbnail. So, paano ba tayo mag-edit ng thumbnail natin? So, minsan, di ba, nakikita mo, oh, ang galing, ang ganda ng mga nag-thumbnail. Siyempre, kailangan natin yan as a vlogger, di ba? Yan yung mga minsan nagpapaganda ng parang cover kasi yan, kumbaga sa album cover yan, di ba? Ayan, to formally start. Yan, so, maglalagay tayo ng thumbnail sa ating video. So, for example, ayan, na-edit mo na yung video mo and ready to upload na siya. Yun yung kailangan i-make sure mo. And before kang gumawa ng thumbnail, so, ayan, meron ako dito yung cellphone ko. Gagawin mo is, pupunta ka sa Google Chrome or sa, kasi pagka dito sa iPhone, ang mag-ano niyan is Safari. Ayan, so parang basta pumunta ka lang na kung saan ka makakapag makaka-access ng Google. Ano ba sa Android? Hindi ko po alam kung ano sa Android. Pero, Google. Pwede sa Google kung meron kang dinownload na Google sa cellphone mo. Tapos, kailangan, ayan, meron na siya. Tapos, next, ang gagawin mo is isi-search mo lang yung gusto mong background. For example, kagaya nung ginawa ko dun sa Chubby Bunny Challenge namin. Nag-search ako ng mga background. Basta ang pinakamaganda is, ang kukunin yung background is yung HD para malinaw siya pagdating dun sa thumbnail mo. So, isi-search mo lang, for example, is HD background. Yan. Ang isi-search ko is purple and blue background. So, pag na-search mo na yon, i-download mo lang siya sa cellphone mo and then lalabas na siya dito sa yan. So, yan. So, dalawa yung na-upload ko or na-download ko na background. Yan, isa. Ito yung ginamit ko sa Chubby Bunny Challenge namin. Ito yung background na ginamit ko dyan. Yan. So, dapat colorful kasi mas maganda pag kagalan. So, yan guys. After nating mag-download ng HD background natin, proceed naman tayo sa pagda-download ng application na ginagamit ko pang edit ng thumbnail. So, ito siya. Yan. Kung mababasa niyo yung pick art, yan yung ginagamit kong pang edit ng video. So, to start with, pag na-download na natin yung application na yun, i-click lang natin siya. So, ito yung maglalabas. Yan. So, yan siya. Guys, itong application kasi na to, may mga nag-a-upload din yung mga nagawa nilang picture or yung mga na-edit-edit nila. Ina-download din nila dito. Kaya may makikita ka mga ganyan-ganyan na edit. So, wala ka ibang papansinin dyan, guys. Wala ka na, kung wala ka na may upload dyan, huwag ka nang mangialam dyan. So, ang ikiklik mo lang is yung purple or yung violet na nasa baba na may plus sign sa gitna. Yun lang yung ikiklik mo, guys. So, click natin. Yan. Ang lalabas is all photos, all videos. Minsan, meron pa dyan templates na lalabas. So, may mga suggestion sila sa'yo kung gusto mo bang gamitin yung templates na yun kasi pwede mo din siyang gawing background. Kung ayaw mo naman siya gawing background, never mind na lang. Ang gagawin mo na lang is, punta na lang tayo dun sa all photos. Yun yung i-click mo. So, i-click na natin. Ayan. So, lalabas itong mga to. So, ang gagawin mo is, pipili ka muna nung picture na ika-cut out mo. So, ang ika-cut out ko is yung para sa aking video na, example lang to ha, na Chubby Bunny. So, ang pipindutin ko is yung nasa baba nung purple na
na background na na-download ko. So, i-click ko siya. Ayan. And then, pipiliin ko yung cut out yung nasa pinakababa. Ayan. Ika-crop ko lang or ika-cut out ko lang yung picture yan. So, makikita nyo ganyan. Kukartihin mo lang kung ano yung ika-cut mo na image. Ayan. Ayan siya, guys. After that, yung arrow sa taas, kiklik natin yung arrow pa right. Ayan. So, makikita nyo, yung red na yan, guys, yan yung kukunin mong picture, yan yung ika-cut out mo. Yung mga walang red, yun na yung mawawala. So, ayan, may makikita kang mga lampas-lampas na line, diba? So, simple lang yan. Click mo lang yung eraser sa baba, and then erase mo yung, ayan, yung sobra-sobra lampas-lampas na yan. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. And then, kung nasobrahan ka naman, pwede mo naman yung brush naman sa baba, click mo lang, and then, ayan, pwede mong ibalik. So, ganyan. Depende yan, guys, sa kung anong gusto mo. And then, next natin, yan. Ito, makikita mo. Yan, may mga sobra-sobra palampas-lampas. Edit mo na lang kung gano'ng ka-creative, kung paano ka gumawa. And then, sa taas, meron namang undo kapag medyo over yung nagawa mo pag-erase. Diba? Yan. So, next naman natin dito is, yan na siya. I-save natin siya. Click save. And then, save picture on your device. Ayan na siya, guys. Then, done. Done na tayo sa ating picture na ilalagay sa background. Next na naman, i-click na naman natin yung purple na may plus sign sa gitna, yung nasa baba. I-click lang natin yun para sa gagawin na nating final thumbnail. So, ito na siya, guys. Click lang natin yung plus sign. Ayan. So, next naman, kunin na natin yung ating background. Ayan. Ito yung ating na-download na background sa Google. So, ayan. Gawin natin is add photos lang tayo. So, ayan yung lalabas. Click natin yung photos na in-edit natin kanina, kinrap natin. So, ayan na siya. Depende na sa'yo kung anong gagawin mo. Ikut-ikutin mo or balibaliktarin mo, palakihin mo, paliitin mo, baliktad, maliktad. Bahala ka. It's up to you. Nasa creativity mo yan. Pero sa akin, ganito lang siya kalaki. Ilalagay ko lang siya dito sa gilid kasi may paggagamitan pa ako nung space niya. Lalagyan ko pa yun ng mga text. And iba pang design. So, yan siya. Then after that, pwede mo siyang lagyan ng border, yung outline niya. Para medyo maganda siyang tignan. Yan. So, yan. Click mo siya din. Pwede ka mag-choose ng color. Pwedeng malapad, pwedeng nipisan lang din natin yung border para hindi masyadong OA. Then next, lalagyan ko siya ng design. Yan, since bunny, lalagyan ko sila ng mga tenga. So, yan. Ganun lang din. Edit natin yung tenga. Palitin natin. Palakihin. Ayan. So, ilagay natin dito sa akin ang color pink. And then, lagyan natin siya ng border din. So, pwede ka mag-choose ng color. Same lang din sa ginamit natin sa picture. So, yan. Adjust lang natin siya hanggang sa makuha natin yung gusto nating design and size. So, ganun din sa kabila. Ganun din yung gagawin natin. So, yan. Next naman natin, lalagyan naman natin siya ng text. Kung ano yung title ng video mo, yun yung ilalagay mong text dun sa yung thumbnail. So, chubby bunny challenge ang ilalagay ko aking title. So, yan siya. Then, next mo lang siya. Check mo lang yung nasa taas. Pwede kang pumili ng font. Kahit anong gusto mong font. So, available siya dito. Ayan. Pipili ka lang. So, for me, ito na yung gagawin kong font. Then, pwede ka din kumulay ng pwede ka din pumili ng color. So, yan. Ang bibiliin ko is this one. Ito. Medyo parang green siya, sky blue, o parang green. Then, lagyan natin siya ng outline para mas makita pa siya. Stroke, yan yung naninigas, diba? Yan, kiklik mo lang yung stroke. Yan, so makikita mo dyan. Pwede kang pumili ng ibang color din. So, ang gagawin kong color niya is black. Black yung aking pipiliing color para mas medyo ma-enhance siya. Ayan, so pinul ko na siya, 100% na siya. And then, dito may makikita ka sa mga baba na yan. Hindi ko masyadong ginagamit dyan. Opacity, blend. Yan. So, dito tayo sa shadow.
itong letter T. Yan, click natin yan. And then, yan, pwedeng blurred, pwedeng sobra din. Diba? So, dito tayo sa hindi blurred. Yan, yung kitang-kita. So, ayan yung gagawin natin. And then, next, ang gagawin natin is, mag-a-add na naman tayo ng design. So, since bunny, yan, nalagyan ko siya ng bunny dun sa gilid. Yan, bahala ka guys kung paano mo pagagandahin yung thumbnail mo ha. So, it's your idea. Basta before ka mag-edit, dapat na-download mo na yung lahat ng gagamitin mo or gagawin mong pampaganda sa thumbnail mo. So, yan siya. Then, kukuha ako sa aking cellphone ng emoji. So, ayan, since medyo kadugyutan tong Chubby Bunny Challenge na to, yan, kumuha ako ng nandidiring na susukang emoji. So, yan. Lagay natin siya dito. So, yan. The next, kukuha pa ulit ako ng medyo nakakalokong emoji. Yan, hanap-hanap tayo. So, eto na lang siguro. Yan. Yan, then, ilalagay ko siya dun malapit sa... Yan, pwede mo siyang igilid. Yan, so, lalagay ko siya dito. Yan, medyo nakakatawa yung kanyang face. Yan, so, ganyan. Yan, ganyan lang siya, guys. Ilalagay mo lang ganyan. So, ito na. After nalagay mo na lahat, ganito na yung design ng gagawin ko. Ang gagawin ko lang is, i-a-apply ko na lang siya. So, kapag hindi ka pa kontento, medyo edit mo pa, maganda hindi mo muna siya apply kasi para yung mga ibang picture or yung mga ibang nilagay mo dyan is pwede mo pa siya ma-edit. So, pagka natapos ka na, tingin mo okay na, apply mo na lang. Click mo yun nasa taas, nakikita mo yon, apply. Then, yan na. Meron na tayong thumbnail. I-next na natin yan, girl. Ayan. Then, save. Yung nasa baba. And then, save picture on your device. After that, done. Click the done button. So, tapos na tayo dyan. Puntahan na natin sa ating gallery. So, ayan na ang ating thumbnail. Charan! Diba? Ang ganda. Ganun lang, guys. Kasimple gumawa niyan, guys. Basta, guys, lagi lang nating tatandaan ang paggawa ng thumbnail dapat isa puso natin kasi ito yung magiging mukha ng ating video. Okay? So, yun guys. Hanggang dun na lang tayo. Sana may napulot po kayong idea sa akin kung paano mag-edit ng ating thumbnail. And para nga sa mga bago pala sa aking channel, please, 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 please guys, subscribe na kayo sa aking channel. I-like nyo po and yung notification bell, click nyo na din para ma-notify kayo sa mga bago ko. Vlog! And before that, mag-shoutout ako kasi marami na po nagpapa-shoutout sa akin. Ayan. So, first of all, I would like to shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Shout out nga pala kay Jacqueline Quiroz. Yan, hi. Nandiyan siya ngayon siya sa Fort Magsaysay, Southgate, Nueva Ecija. And kay Rosaira Datang Nasino na nasa Laguna ngayon. And then kay Chriselle Castillo Dulay nasa Pangasinan. And kay Chatlin Clemente na nasa Fort Magsaysay, Barangay Militar. And gusto ko din i-shout out si Raisa Jewel Tayone. Yan. Sa Fort Magsaysay din siya. And shout out ko din si Rodeline Dalaw. Yan. Nasa Mindanao po siya. And sa isa pa sa aking maganda din mga magaganda ko po mga kaibigan niya na nag-isa pa po is si Janine Dalo. Janine Grace S. Dalon. Nandyan din po siya sa Fort Magsaysay. Yan. Shout out sa inyo, mga Inday! Hi! So, yan! Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Sana po may napulot kayo. And, God bless sa ating lahat, mga magaganda. Bye!